Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga brothers and sisters, at higit sa lahat sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. At muli nandito na lang po tayo sa Fatima Old Chapel. Nagaganap ang ating gawain tuwing Tuesday and Friday sa ganap po na 8:30 to 10:30. Amen po ba? Amen. At binabati rin po namin ang lahat po ng mga nagtunghay sa ating FB Live dito sa bansang Macau ng isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Amen. Amen. Ang lahat po ba ay nasasabik ngayong gabing ito? Amen. Amen. Inahanyayan ko po na ang lahat ay tumayo. At naniniwala po ba kayo na ngayong gabing ito ay ibubuhos ni Yahweh El Shaddai ang masaganang pagpapala? Amen. Amen! Amen! Sabi nga no, basta malinis ang iyong puso't isipan, buntong hininga mo pala ang answer prayer na lang. Amen! Amen. At muli anihan po natin ngayong gabing ito ang Banal na Espiritu. At sasamahan po tayo ng ating mga liturgical dancers at ng weekdays prayer group sa pamamuno po ng ating kapatid, Sister Letlet Santiago. Oh, hallelujah! Thank you.
iyo. Thank you. Spirit at kapatuhanan. Sa iyo walang hanggang kaputihan sa aming buhay. Sa gabi ito, O Lord, na kami po ay nagpapakumbagang lumalapit sa iyo. Inihingi po namin ang kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Maginit mo po sa aming isip, sa aming mga gawa. Kami po ay pinupatawarin ng iyong pagpaligo mula puno hanggang talapakan. Upang sa ganyan, Panginoon, kami po ay makasunod sa iyong kalooban. Sa gabing ito, O Lord, kami po ay taos puso nagpapasalamat sa iyo sa biyaya ng aming buhay, sa pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa, sa buhay na patuloy mong pahiram sa amin, at sa kalakasan at pag-asa na patuloy mong ipinararanas sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, O Lord, dalangin po namin na ang banal mong Espiritu ang siyang mamuna sa aming puso at isip. Ang iyong presensya ang aming madama. Natunay nga po, Panginoon, na ikaw ang mabuti sa bawat isa sa amin. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming katatagan. Kaya naman po, Panginoon, ang iyong mabuting balita ay patuloy na tumimo sa aming puso. Patuloy mo po kami bigyan ng kababaan ng loob upang sa ganun, Panginoon, patuloy namin maisabuhay ang iyong mga salita. At sa aming manaranasang kahinaan, ikaw, ang salita mo aming maalala at ang siyang aming maging kalakasan. At tinataas din po namin, Panginoon, ang gagamitin mong bagaya ng iyong mga salita. Pagbalain mo po ang kanyang buhay. Pagbalain mo po ang kanyang tinig, ang patuloy na maipadama, Panginoon, ng patuloy po, Panginoon, na kayo ang kanyang makita. Patuloy po, Panginoon, na kayo ang aming makita sa kanyang katauhan. At patuloy po, Panginoon, bigyan naman siya ng karunungan at tupusin po siya, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Upang sa ganun, Panginoon, makasunod po siya sa iyong kalooban. Ganun din po, Panginoon, itinataas din po namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa gabing ito, sapagkat, Panginoon, naniniwala kami na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan at hindi mo kami bababayaan, hindi mo kami iiwan kahit ikaw ay aming kasama. Muli, Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo ang papuri, parangal at pagsamba at namin sa iyo lamang. To God give the glory, Jesus' name, amen. Sa mala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hallelujah! Bago po tayo magsimula, palakpakan po muna natin ang ating Diyos Amang. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Handa na po bang umawit at magpuri sa ating Diyos? Amen! Amen! Hallelujah! Kamanghambangha po ang ating Panginoon. Amen! Amen. Kasi po kahit hindi po, anuman po ang ating katayuan, inibig niya po tayo ng lubusan. Amen! Amen. Ang sabi po sa banal na aklat, matatagpuan po sa Efeso chapter 1 verse 6, purihin natin ang Diyos. Dahil sa kamangha-mangha niyang mga gawa at ang kanyang biyaya ay ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para sa atin. Amen? Amen! Hallelujah! Thank you.
gawa para sa ating lahat. Amen? Amen. Hallelujah. Muli mga kapatid, patuloy po natin na purihin at sambahin ang ating Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Kung alam niyo po ang awitin ito, samahan niyo po kami. Ay taas natin po ang ating mga dalawang kamay bilang pagsuko sa ating Diyos na buhay. Damhin po ang presensya ng ating Diyos sa gabing ito. Dahil ang ating Diyos ay naririto sa gabing ito. Dahil ang sabi po niya, dalawa o higit pa ang nakatipon-tipon dahil sa kanyang pangalan siya ay naroroon sa kanyang kalagitnaan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming lahat. Panginoon, sa gabing ito, ang hari namin, O Diyos, ang hangarin namin, Panginoon, ay itaas ang iyong dakilang pangalan. Kailan
Diyos ng buhay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you blessed tonight? Amen. Amen. Tunay nga, no? Sa piling ng Diyos, ang buhay natin ay masaya. Amen. Amen. Sa piling ni Yahweh Shaddai, ang buhay natin ay masigla. Amen po ba? Kaya karapat dapat na siya ay papurihan at sambay. Maaari na po kayong magsipag-upo. Amen. Hallelujah. At tunay nga po, no? Napakabuti ni Lord. Dahil nandirito na naman tayo sa gawain. Ang lahat po ba ngayon ay pinagpala ni Yahweh El Shaddai? Amen. Amen. Ang lahat po ng pinagpala ay pumalakpak. Amen. Sino po ang nais magbahagi ng kanyang pagpapala? Amen. Sister. Amen. Si sister po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Lord, salamat po dahil nakarin po ako ngayon sa gawain ngayong Biyernes. Kasi po, pag Sunday po kasi, mula po nung pandemic, sobrang biyaya po yung binigay ni Lord. Kaya po kung isan, lagi po talaga akong late sa gawain. Hindi na ako nakakatin ng mas. Pero, sa akin pong puso, pag po tapos ng gawain natin, punta po ako ng San Malo kagad, takbo po ako doon para umattend ng mas naman po. Kasi po, siyempre hindi po kumpleto yung Sunday natin pag walang Holy Eucharist dahil yun pong pinakamataas na pagsamba natin sa Panginoon at pangalawa po yung ating Bible study, Bible hearing, God gospel reading. Kaya po, nagkapasalamat ako sa Lord. Sinamantala ko na po ngayon mag-share po ako dahil po hindi ko po alam kung makakalabas po ako ng Friday pa ulit kasi Sunday nga po ako. Kasi po, nung mula po ng pandemic po talaga, yung sobrang biyaya po ni Lord, dati po kasi wala akong sideline o yung binibigay ni Lord na extra. Tapos po ngayon, nung umpisa ng pandemic po, at saka sabi ko, Lord, gusto ko pong monthly makapagbigay po ng ka po. Amen. Siyempre, yung pasasalamat natin kay Lord, kulang pa nga po yun na maisabuhay ko po monthly. Kasi noon po, every other month lang. Kasi po, napapalad po ako ng college. Kaya po, sabi ko, sorry Lord, hindi ko po magagpanan. Pero ngayon po, sumusobra pa po yung biyaya ni Lord na yun na monthly na ikapu ko po. At nakapag-share pa po ako kung may pangangailangan po dito. Kaya po sa Pilipinas, sa church. Kasi kailangan po natin yung tumulong doon. Kaya nagpapasalamat po kay Lord. At sa patuloy po din na pagbiyaya po, yung pagbibigay po ng ikapu natin kay Lord, sobrang po binabalik pa po niya ng ikasampung bahagi. Yun po talagang naapo po talaga. Kasi nililigyan po ako ng lalagyan po ng aking kapo. Sabi ko, Lord, sumusobra po. Kaya po pag may sumusobra, sinishare ko din po sa other nating ka-member tsaka yung po naglilingkod sa atin. Kaya pasensya na kung yun lang po yung naibigay ko sa kanila kasi po, yun lang po talaga yung nakakayanan ko. Pero bukal sa puso ko po yung pagbibigay. Kaya po, at saka po ngayon po, nagpapasalamat po ako dahil po yung scholarship ng anak ko. Dean's Listers na po siya. Dati po, second honor lang po. Yun po pala, may first honor pa. Kaya nagpapasalamat po ako dahil po, talaga po hindi lang po sa financial, pati po sa karunungan. At sa buong pamilya po natin, ang kalusugan po, pinagkakalog ni Lord. At ninapin ko po na ang gawain din po sa Bulacan ay patuloy na pong magtuloy-tuloy na rin po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Tunay nga, no? Si Lord kamangha-mangha gumanap sa ating buhay. Amen? At naniniwala ako, yung lahat ng mga nagbibigay ng ikapu ay tunay na ibabalik ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Amen po ba? Amen. At meron pa po bang nais magbahagi ng kanyang pagpapala? Amen? Brother Irving. Amen. Siyempre, pag harap na kay Lord, dapat presentable ko. Bakit niya, barong to eh. Isang pinagpala ang gabi po sa ating lahat. Gayun din po ang nanonood sa atin sa FB. Tunay nga po na napakabuti ni Lord. Nung simula po ng lockdown, yung trabaho po namin, dire-diretso po, hindi po nagulang si Lord. Pati na rin po sila, kuya po sa sila, Glenson po. Ngayon po, pinatawag po kami sa office dahil po renewahan na po namin. Dati po ang binibigay lang po na visa sa amin ay 1 year.
Pero po ngayon, 2 years po. Kaya po, ang binabalik ko po, nakakabak po rin ang kanya. Amen. Praise the Lord. Tunay nga, no, sa kanyang paglilingkod ay tunay na kumikilos si Lord sa kanyang buhay. Kaya, Brother Erwin, i-ready mo na kung saan tayo mamaya. Amen. Hallelujah. So, sino ba pong nais magpahagi? Meron pa po ba? Sister Glenda Cortez? Amen. Kung wala na po, tayo na Sister Glenda. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi pwedeng hindi ko patotoo po. God is good? All the time. And all the time? God is good. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. 5 minutes. Yun po, tulad ng sabi ni Erwin, mula po ng pandemic, talagang lagi ko pong itinataas kay Lord yung dahil maraming nawawalan ng trabaho, maraming umuwi sa Pilipinas. Pero napakabuti ni Lord. Pag kay Lord ka umasa, talagang ibibigay niya. Amen. So, nung pong Monday nga yun, napatawag na po si brother husband ko at saka si Glenson, 2 years visa. To God be the glory. Amen. Tunay na pinagpala ang ating kapatid, Sister Glenda. No, sa kabila ng pandemic na nangyayari sa buong mundo, tunay na pinagpala yung 1 year nila, 2 years na. So, sa 2 years na yon talaga naman, tunay na pinagpala ang ating mga kapatid. Kaya, tayo mga anak ni Yahweh Shaddai, patuloy lang tayong magpuri sa Kanya. Amen? Amen? Hindi man binibigay ni Lord ang kasagutan minsan sa ating panalangin, pero sa takdang panahon, in its time, ibibigpagkakaloob niya. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya inaanyayahan ko na po ang lahat na magsitayo. At habang tumatayo ay nagsasabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. At ngayong gabing ito ay dadako na po tayo sa pakikinig ng mabuting balita ng Diyos. Salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan. Amen. At ang gagamitin po na maghahayag ng mabuting salita ay ang ating kapatid, Brother Aldrine Gailan. Oh, hallelujah. By the power.
Panginoon. Sambahin at dakilain ang iyong banal na pangalan. Luwalhatiin ka sa Espiritu at katotohanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mapapangyarihang Diyos na aming Ama, Ikaw nga ang dakilang Diyos na lumikha sa bawat isa sa amin. Ikaw ang pinagmula ng aming mamabuhay, ng lahat ng mga bagay dito sa mundo na aming nakikita at hindi nakikita. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, nagkaroon ng buhay ang lahat. Tunay ngang dakila ka at tapat sa aming pong mga buhay. Sa gabi pong ito, kami ay nagkakatipon upang muli purihin ka at sambahin, ialay ang aming mga buhay sa iyo at patuloy kang pasalamatan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na aming natanggap. Salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan na ito, Panginoon. Naniniwala kami na may layunin ka sa aming mga buhay kung bakit muli pinamulat mo ang aming mga mata kanina umaga. We believe, Lord, na masusumpangan namin ang kapunuan ng aming mga buhay sa iyo lamang. Kaya naman sa gabi pong ito, hayaan mo, Panginoon, na malaya kami muling makalapit sa iyo at makapaghandog. Dalangin po namin na paging dapatin mo kaming makapag-alay sa iyo. Patawarin mo nawa kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin ang aming mga puso, Panginoon. Linisin ang aming pong mga isipan at manahan ka sa aming pong mga buhay. Muli mo pong iparamdam sa bawat isa sa amin ang iyong banal na presensya, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mong patnubayan at gabayan ang kabuuan ng fellowship na ito. Higit sa lahat, Panginoon, pagpalain mo ang mga salitang aming pagninilayan, aming pagsasalusaluhan. Loobin mo na ang mga salita mong ito ang magdala ng aral sa aming pong mga buhay. Paano kami magiging karapat-dapat na sumamba at mag-alay sa iyo. Muli, Panginoon, dalangin po namin para sa bawat isa sa amin na nanalo ito, patuloy kami katagpuin sa lahat ng aming pangangailangan. Anuman, Panginoon, ang mga maaaring maging hadlang upang aming tanggapin at pakinggan ang iyong mga salita, naway alisin mo ito sa aming mga buhay. Alisin mo ito sa aming mga isipan. Alisin mo ito sa aming pong mga puso. At pawang kapangyarihan lamang, Panginoon, ng banal na Espiritu ang aming hinahayaang manatili sa lugar na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na sa aming pakikinig ng iyong mga salita, lahat kami ay lumalakas. Amen. Lahat kami ay gumagaling. Amen. Lahat kami, Panginoon, ay pinagpapala. Amen. At lahat ng aming kahilingan ay iyon akong tinugod. Amen. Ito pong aming nagkakaisang sabot na nalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus at kaisa ng pananalangin ng aming ilang Birhen na si Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Siyang kumukaw sa ating tuwa.
natin ating Panginoon. Blessed evening, my dear brothers and sisters. Blessed evening po sa inyo, Brother Aldrine. So, atin pong buksan ating mga dalang Biblia. Buksan po natin ito sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 12, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 9. So, atin po munang babasahin sa wikang banyaga. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan muli natin si Yahweh El Shaddai. So, kamusta na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matumid, marangal, bukas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, malinawa at natutupan. Praise the Lord, palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. So,
alam mo, no, sabi nga ng ating punong lingkod, kung anong pananampalataya mo, kung anong sinasabi mo, yan ang mangyayari sa buhay mo. Amen! Amen po ba? Kaya naman, palagi nating tandaan na po yung mga katagang yan na ibinigay sa atin ng punong lingkod na may kapangyarihan po yan. Ano po, sa pamamagitan ng pagpapala ng ating Panginoon. And with the grace and mercy of the Lord, nagkakaroon ng kaganapan yan sa ating pong mga buhay. So alam nyo, nung nakaraan po, ano, hindi ko alam kung naaalala niyo pa si Brother Dennis Tam, ano, yung foreigner dati na nakakasama natin sa gawain nung nasa Bara pa. Ano. So nagkaroon siya ng study tungkol po sa effect ng Filipino communities sa ganito, no, sa mga OFWs. Ano bang ginagawa o ano bang nangyayari sa mga OFWs na sumasali sa mga ganitong gawain, ano po, aside sa pagsisimba. So nung nakaraan, nag-message siya sa akin, nagkaroon siya ng tanong, ano ba yung chant na sinasabi natin every time na thank God, happy and prosperous talaga. So nagulat ako, kasi itinayip niya yun, Tagalog. Sabi ko, paano niyo pong nalaman? Ano? So sabi niya, nung nandyan ako sa Macau, ay tinanong ko yan sa mga prayer partners at pinag-aralan ko kung yung translation. Sabi niya, ano bang ibig sabihin yan sa inyo, no, bilang mga El Shaddai members? So, is that a profession of your faith? O sabi ko, opo, yan ay pagpapahayag din ng aming pananampalataya at hindi lamang po yun, yan din ang aming paniniwala na mangyayari sa aming mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So every time na tayo po ay tatanungin at kapag sasagot tayo ng ganyan, sagutin po natin na may kagalakan. Amen. Bakit daw? Kasi yung sabi nga natin, thank God, happy and prosperous talaga. Paano mo masasabi na happy yung isang tao kung sinasabi niya, happy and prosperous talaga? Happy ka? Banggitin natin yan mga yan, mga kapatid ko at magulang, ng may kapangyarihan. Yes. Hindi lang kapangyarihan, kundi may kagalakan. Bakit? That is a profession of our faith. Pananampalataya natin yan. Amen po ba? At ayon sa ating pananampalataya, mangyayari sa atin ang ating sinasabi. Amen po? Amen. So bago tayo magsiyo po, harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Sa gabing ito, let us act upon our faith. Makikinig tayo. Hindi magchichigahan. Ano po ang sagot niya? Ayan, salamat naman kay Lord. Sige po, lahat ng makikinig, mari nang makaupo. Ayan, so once again, bago tayo mag-start, nice ko munang i-welcome ano, ating mga viewers. Walang sawang nakasubaybay sa pagninilay po ng salita ng Diyos natin pong ginagawa. No? Kung nasan man po kayong bahagi ng daigdig na sa Pilipinas or nasa ibang bansa man kayo, mapagpalang gabi po sa inyo. Patuloy tayong i-bless ni Lord. Ano? Sama-sama tayong makinig at magnilay ng kanyang mga salita. So bilang pagsisimula, mga kapatid ko at magulang, ang sabi po sa verse 1 at sa verse 2 ng ating binasa, actually ito po yung pinakamingin po ako sa no, nito pong salita ng Diyos na ating pong binasa. Pero isinama ko po yung verse 3 hanggang sa verse 9 dahil nandito po yung mga parang surprising argument, ano po, kumbaga sa isang debate. Nandito po yung mga suporta, ano po, ng mga verses dito po sa verse na ating pagninilayan. Ang sabi po ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Sabihin po ninyo, living sacrifice. Living sacrifice. Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So ang sabi po, no, this is your true and proper worship. So ito pong pag-uusapan natin sa gabi ito, mga kapatid ko at pagulang, patungkol po sa worship. Sabihin po ninyo, worship. Worship. So ano po sa Tagalog ang worship? Pagsamba. Ano po, pagsamba. Ano po, so siguro maraming sabihin pagpupuri at pagsamba, but maybe ang translation po nito sa Tagalog, pagsamba. Ano po? Lahat ng tao na naniniwalang may Diyos, alam niya na yung Diyos na kanyang pinaniniwalaan ay ang Diyos na lumikha sa kanya. Amen po ba? Amen. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Diyos na dapat sambahin. Ano po? So ibig sabihin, lahat tayo na may knowledge, na may higher being, ano po, na aside sa atin, na there is somebody na may control ng lahat ng bagay, na makapangyarihan, na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kinakailangan, na nakakaalam ng lahat ng bagay, yung tinatawag nating Mighty One. So ibig sabihin, ito yung tao
or entity or being na dapat nating pag-alayan ng sarili at dapat nating sambahin. Amen po ba? So ang magandang tanong para sa bawat isa sa atin, ano? How do you worship God? Ano? That is a personal question, my dear brothers and sisters. How do we worship God in our lives? Paano ba natin sinasamba ang Panginoon? Well, kagaya nga ng sabi sa nabasa po natin, ano? Iba-iba ang kaloob sa bawat isa po sa atin ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, bawat isa sa atin tumanggap ng gifts mula sa Panginoon, and these gifts ay ito yung mga bagay na kailangan nating gamitin sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen po ba? So harap ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Meron kang gifts. Mula kay Lord. Tuklasin mo. Kung ano yun. At gamitin mo. Para sa kadakilaan niya. Amen po ba? Alam niyo po, kapatid, mga kapatid, ano? Lahat tayo, totoo yan. Meron tayong kanya-kanyang gifts. Ano po, meron gift ng leadership, meron gift of mercy, may gift of giving. Ano po, talaga napaka-generous na tao. Kahit na minsan walang-wala siya, gagawa siya ng paraan para makatulong talaga sa kanyang kapwa. Ano po, nandun din yung gift to prophesy, nandun yung gift na ipahayag ang salita ng Diyos. So, lahat tayo meron pong kanya-kanyang gifts na tinanggap mula sa atin pong Panginoon. At magagalak ang Panginoon kung itong mga gifts na ito gagamitin natin para maipahayag ang kanyang kabutihan. Amen. Amen po ba? Alam niyo, no, sa aking pakikinig sa mga talk, sa mga pari, I happen to listen to one of the messages ni Brother Riggs. Soundcheck. Ayan. So I happen to listen sa isang vlog ano ni Brother Riggs. So kilala niyo si Brother Riggs. Ang Brother Riggs na seminarian, ano. So isa ito sa mga topic na kanyang i-discuss kung paano nga bang sumasamba ang mga Katoliko. Ano po? So sabi nga, maganda ang kanyang point doon, ano. So sabi niya, maraming tao sa mundong ito ang may kakayanan or gift pagdating sa pagsasalita. That when they talk to a person, madali nilang mapapersuade. Madali nilang makukonvince yung tao. Madali nilang mapapaniwala at mapapasunod yung tao. Bakit? Kasi gift nila yun. So yung gift na yun, maganda kung gagawin nila para maipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaso nakakalungkot kung minsan, yung gift na yun nagagamit nila para maipagkalat yung kasiraan ng kanilang kapwa. Hello? Hello? So ito yung napakagandang tanong, ano? How do we worship God? Sa isang libro po na aking nabasa, may mga tao na tinanong sa loob ng isang fellowship na ganito, since heterogeneous, ano, since halo-halo or mix yung mga attendees, yung mga nakikinig sa pagpapahayag sa mga Bible study. So iba't iba yung tao na kanyang tinanong. So sabi nung nagtatanong, paano mong sinasamba ang Diyos? So they started sa argument na kaya ka nandito kasi meron ka, kasi naniniwala ka na may Diyos. At naniniwala ka na yung Diyos na pinaniniwalaan mo dapat sabahin at paglingkuran. Ganon din po ba kayo? Yan. So naniniwala naman po ako na tayong lahat ay naniniwala kay Kristo na ating Panginoon. Kaya tayo narito. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia. Kaya tayo nagsasaliksik pagtungkol sa ating pong pananampalataya. So may isang lalaki doon na kanyang tinanong. It happened na yung kanyang lalaki tinanong kay mayaman. So yung tanong niya, paano mong sinasamba ang Diyos? Paano ka nag-o-offer sa kanya? How do you worship God? So sabi nitong lalaking mayaman, nakita mo yung simbahan sa labas. Alahati ng aking kayamanan, idinonate ko sa simbahan na yun para mapaganda at mapaayos yung simbahan. So nagpalakpakan yung mga tao kasi hindi nila alam na meron palang anonymous na tao na nagdonate ng malaking simbahan para mapaganda yung simbahan. So by that way, dahil alam ko na kay Lord galing yung treasure ko na yun, ibinigay ko rin para sa simbahan para yung mga taong umaten, hindi sila paypay ng paypay. Para meron ng aircon yung simbahan. So big time, no? Pag makaka-attend ka doon, sarap buhay. Talaga hindi ka na magpapaypay. So nag-proceed naman siya sa isang tao. No? Tinanong naman niya, isang musician. Ano po? Isang musician yung kanyang tinanong. So sabi ng musician, dahil itong talent ko na pagtugtugan sa musika ay alam kong mula sa Panginoon, gumagawa ako ng mga kantang makalangit. Gumagawa ko ng mga kantang pwedeng kantahin sa misa. Gumagawa ko ng mga kanta na magpapaalala sa mga tao na hindi sila nag-iisa at merong Diyos na kasama sila. So pangatlo, meron naman siya tinanong, sculptor naman. Ano sculptor yung kanyang natanong? So ang sabi ng sculptor, dahil itong lakas na meron ako,
At dahil itong talent na meron ako ay galing sa Diyos. Kaya naman ang... So kaya naman ang ginagawa ko, gumagawa ko ng mga imahe ng Panginoon. Gumagawa ko ng imahe ng ating Inang Maria. Gumagawa ko ng imahe ng mga santo na pagpapaalala sa atin. Ano? Na may mga tao ding nabuhay sa mundong ito na katulad nating makasalanan. Pero nagsumikap para mamuhay na may kabanalan. Ano po? So nagpapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga imahe niyan. Ano? Dapat mamuhay din tayo na may kabanalan. And then lastly, ang tinanong niya, isang bata. Ano po? Isang grade school student. So ang sagot ng grade school student na ito, sabi niya, na totoo lang po, hindi ko nauunawaan kung ano talaga yung pagsamba. Pero ang alam ko lang, mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang mga kaibigan ko, at ayaw ko makapanakit ng tao. So sabi nung nagtanong, sa lahat ng sumagot, ang pinakamagandang naisagot, yung sa bata. Bakit daw, my dear brothers and sisters? Sabi nga, no, ni Elizabeth Elliot, it is impossible to love deeply without sacrifice. And we cannot worship without love. So, my dear brothers and sisters, yung ating act of worship, yung pagsamba natin sa Panginoon, the best way na maipapakita natin ng pagsamba sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagsasakripisyo. Amen po ba? Amen, amen po ba? Kapatid, sa iba't ibang paraan, maaaring tayo makapag-worship kay Lord. Bilang mga music ministers, nandiyan ang muska, nandiyan ang pag-awit. Maaaring yung sumayo para sa Panginoon, katulad ni David. Ano po? So, alam niyo ba yung kantang, by the Spirit of the Lord that is in my heart, I will dance like David danced. So, in different ways, maaari kang mag-worship kay Lord. Maaari mong sambahin ang ating Panginoon. Maaari mo siyang pag-alayan ng iyong talento, ng iyong lakas, ng iyong kayamanan, para masabing sinasamba mo ang Panginoon. Para masabing mahal mo ang Panginoon. Para masabi natin, ito yung sacrifice na ginagawa mo para sa atin pong Panginoon. Pero bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, let us be clear on the idea of worship. Ang worship o ang pagpupuri o pagsamba na atin pong ginagawa, it's not just about the music, it's not just about the offering, hindi lang yung mga license na ibinibigay natin sa misa. Alam po, hindi lang yung bastang ginagawa natin paglilingkod sa community na ito, na kung saan community ka man, kundi ang worship, my dear brothers and sisters, ito po yung paghahandog ng ating sarili sa ating pong Panginoon. Amen po ba? So, ang worship nung unang panahon, para sa kaalaman po ng bawat isa sa atin, ano, in Jewish tradition, hanggang ngayon naman, ano po yung ibang Hudyo, they're still practicing this, na para sila'y makalapit sa Panginoon, para sila'y makapaghandog ng karapat dapat sa Panginoon, ang pinipili nila yung pinaka-the best na offering. Dinadala nila yung sa templo at sinusunod nila. So, that is an act of worship for them. Pero dahil hindi naman tayo mga Hudyo, ano po, hindi naman tayo mga Hudyo, hindi tayo nag-o-offer ng mga ganong bagay. So kung ano yung mga gifts, kung ano yung mga pagpapalang tinanggap natin sa ating Panginoon, yung bahagi nito, ano po, ay iniaalay natin muli pabalik sa ating pong Panginoon. So somehow, that is an act of worship. Pero para sa bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya, 2,000 years ago, may isang taong nagbuwis ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang katawan, this will be an everlasting covenant and offering of sacrifice. So, ibig sabihin, yung act na ginagawa ng mga Hudyo para makalapit sa Panginoon, para ma-reach nila ang Diyos, para ma-reach nila si Yahweh, ano po, higit pa doon ang ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya naman, hindi na tayo nag-o-offer ng mga ganong bagay sa ngayon. Ano na lang hinihingi sa atin ng Panginoon? Yung ating mga sarili, yung ating puso na inalay natin sa Kanya. Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Nakakapaghandog ka ba sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban? Ano kaya ang sagot niya? Sigurado po tayo. So, my dear brothers and sisters, ngayong panahon ng Kwaresma, no, this is the same time na ginugunita natin every year, na po inaalala natin every year, na pinapaalala po sa atin na 2,000 years ago may isang taong nagsakripisyo para lahat ng offering na ibibigay natin sa Diyos, para lahat ng act of worship na gagawin natin, maging karapat-dapat para sa Kanya. Amen po ba? Dahil kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, kundi dahil sa Kanyang buhay na Kanyang ibinigay, lahat ng offering natin walang kwenta. Amen po ba? So sabi nga po dyan, ano, one cannot worship without sacrifice. So ibig sabihin, mga kapatid ko at magulang, sa pagsamba na atin pong gagawin sa Diyos, ibig sabihin, kailangan meron tayong handog. Amen po ba? Kaya po sa banal na misa, kapag tayo nagpupunta, hindi lang tayo may dalang license na ibibigay kapag offertory.
ang pinaka-the-best na ibinibigay natin na offering kay Lord ay yung ating sarili na sa panahon at oras na yun, handa tayong makinig at tanggapin ang kanyang salita. Na sa oras na yun, handa nating tanggapin siya mismo ang kanyang katawan at tugong. At sa mga ganitong fellowship naman, ano po, ini-offer natin ang sarili natin sa Panginoon na sa mga ganitong oras, palalayain natin ang ating mga isipan. Wala tayong ibang iisipin at iintindihin kundi unawain at tanggapin ang kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. Tanungin mo kayong katabi mo, nauunawaan mo ba? Nauunawaan. Ano kayang sagot niya? Amen. Nauunawaan po natin? Amen. Ayan. So my dear brothers and sisters, sabi nga no, sa Hebrews chapter 10 verse 10, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Ano po? Once and for all. Ibig sabihin, ito na yung greatest sacrifice na nakapag-fulfill sa kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Kaya naman lahat ng sacrifices, lahat ng offering, lahat ng pagpupuri at pagsamba natin kung ginagawa, nagiging karapat dapat din dahil sa biyaya pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Now, when it comes to worship, ano po ba yung mga bagay na dapat nating tandaan? Nang sa gayon, makatulong din, ano po, na yung pagsamba na ating pong ginagawa somehow, magkaroon din ng fulfillment sa atin. Ano po, na maramdaman din natin na natutuwa ang Diyos sa pagsamba nating ginagawa. Nasabi ko po yan kasi sa totoo lang, may mga pagsamba tayong ginagawa na ginagawa natin out of duty, not out of love for God. Hello. Bato-bato po sa langit, ang tamaan po, magbago ha. Tatandaan po natin na kapag mag-aalay at maghahandog tayo sa Panginoon, ang nais ng Diyos, yung paghahandog na mula sa puso. Yung paghahandog na mula sa puso. Dahil ang offering na tinatanggap ng Panginoon ay yung karapat dapat para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Tanungin mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Sa pagsaserve mo ba? Kapal pa ba sa puso mo? O napipilitan ka na lang? Ano kaya ang sagot niya? Ayan na, hindi na nakasagot. Hindi na tayo nakasagot. Ayan na. So my dear brothers and sisters, yan po ang ilan sa mga tanong na magandang pagnilayan po natin. Sa paglilingkod ba na ginagawa ko? Kasi yung paglilingkod na ginagawa natin, act of service, pagsamba na rin ito natin sa Panginoon. Eh. Amen po ba? Kasi ginugugol natin yung oras at panahon natin, yung ating lakas, yung ating kayamanan, hindi lang para sa wala. Kundi we're offering this for the Lord. So kung gagawin mo yung offering na yan, yung pagsamba niyan, kapatid, ginagawa mo ba ng bukal sa puso mo? O napipilitan ka na lang? Amen po ba? Pag-inilayan po natin yan, ano? Ang pinakaunang bagay, tatandaan po natin, when it comes to worship, the direction is always to God's. Sa pagsamba na atin kung ginagawa, kung ano pa mang form yan, sa kung ano pa mang pamamaraan yan, hindi man nakikita ng iyong kapwa yan, nakikita man ng kapwa mo yan, palagi mong tatandaan, palagi natin tatandaan na ang pagsamba natin ginagawa, dapat patungo lahat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Dapat patungo lahat sa Panginoon. Kaya nga, nadadakila dapat ang pangalan ng Panginoon sa mga bagay na atin pong ginagawa. Sa pamamagitan ng ating good deeds, dapat ang napaparangalan ay ang Panginoon. So the direction is always upwards, not inwards, nor towards to everyone, or to anyone. So maganda, itanong natin sa ating mga sarili, kapag ako ba nagsiserve sa misa, kapag ako ba naglilingkod sa Panginoon, ano bang intention ko? Makapagpasikat ba? Maipakita ba yung talento na meron ako? Maipakita ba na makapanyong laisi na i-o-offer ko? Maipakita ba sa mga tao na talagang napakasipag ko? Sipag-sipagan pagdating sa paglilingkod? So the direction is always towards the Lord. Amen po ba? Amen. Tapikin mo sa balikat yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Amen. Paalala lang. Ang sinasamba natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat and an all-knowing God. My dear brothers and sisters, nakikita ng Panginoon kung sa pagkakataon na ikaw ay naglilingkod sa Kanya, kung sa pagkakataon na ikaw ay nag-worship sa Kanya, ay totoo ka ba sa iyong puso o hindi? Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo. So ito po yung sinasabi sa Romans chapter 12, ano? I urge you, sinabi yun sa Apostol San Pablo, I urge you to offer your bodies as a living sacrifice. Uulitin ko po, yung sacrifice na ini-offer ng mga Hudyo, pleasing to the Lord, yung pinakakarapat dapat, pinakamalinis,
pinakamaganda at pinaka the best. Kung ituturing nating offering at sacrifice ang ating mga sarili sa ngayon, kung ating susuriin, the best kaya ito para kailan? Yun na, wala nang nakasagot. Masasabi nating hindi pa, Brad, kasi on the process pa lang ako ng pagiging banal. Well, samantalay natin ang pagkakataon na binibigyan tayo ni Lord ng chance para baguhin ang ating mga sarili. Para maging karapat dapat tayo bilang handog para sa Kanya. Amen po ba? So balikan po natin, when it comes to worship, o pagdating po sa pagsamba, sa kahit anong uri man yan ng pagsamba na ginagawa natin at paglilingkod sa ating Panginoon, tatandaan po natin, ini-offer natin ito palagi sa Panginoon. Amen. Hindi sa kapwa. Hindi ko kahit kanino man, kundi para sa Panginoon. Bakit? Kay Lord din naman galing yung talent natin. Kay Lord din galing yung treasure natin. Kay Lord galing yung lakas natin. Kay Lord galing yung buhay natin. Amen po ba? Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. So pangalawa, mga kapatid ko at magulang, pangalawa, worship includes sacrifice from a sincere heart. Sabihin nyo nga yung puso nyo. Sabihin mo, puso. Puso. Sincere ka ba? Sincere ka ba? Ano kayang sagot niya? Amen. Oh, sumagot yung puso. Nag-amen. So my dear brothers and sisters, ito po ang magandang mapagnilayan po natin. Are we sincere in everything that we do? In our service, sa paglilingkod na atin pong ginagawa, kasi nga, one act of worship yan sa ating Panginoon. Sincere ba tayo sa ginagawa natin yan? Sincere ba tayo sa pagtulong na ating ginagawa? Sincere ba tayo sa pakikipagkapwa natin? Hello? Nakakasunod po tayo? So, ang sabi po niyan, ano? Ayan, true worship comes from the heart. Ang tunay na pagsamba sa ating pong Panginoon, ito po'y nagmumula sa kaibuturan ng ating pong mga puso. Hindi niyo po ba napapansin? Kapag nararamdaman natin ang presensya ni Lord, kapag nandiyan na yung praise and worship, minsan hindi na tayo makakanta kahit kabisado natin yung kanta. Minsan, tumutulo na lang yung luha mo, hindi mo alam kung bakit. Bakit? Because it's your heart who is worshiping the Lord. Ang puso natin ang sumasamba sa ating pong Panginoon. Sabi nga po ng isang Facebook post na aking nabasa, no, na isang pastor yun, no, sabi nga niya, kahit hindi maganda yung boses mo, huwag kang mahiyang umawit para sa Panginoon. Bakit? Kasi sa pag-awit mo sa Panginoon, ang puso mong umaawit sa Kanya. Sinasamahan lang ng katawan mo. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Alam niyo po, no, maraming iba't ibang paraan kung paano tayo makakapagsamba sa atin pong Panginoon. May iba, prefer nila yung meditative, talagang tahimik sila. Na ang gusto nila sa harap lang ng Blessed Sacrament or alone in a place na sila lang mag-isa. Yung tinatawag nilang solitude kasama ang Panginoon. Sa pamamagitan po nun, nagkakaroon sila ng conversation din, Lord, no? So iba't iba tayo ng uri bilang mga tao. May iba na nagagamit po natin ang ating lakas, ang ating mga sarili para tumulong sa ating kapwa. Isang pamamaraan yan ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakakasalad po tayo? So, ang sabi po dyan, ano? God looks not at what we can offer, not the amount of our offering, but He looks on how purely we are offering this worship. Kapatid, ang tinitignan ng Panginoon, hindi kung gaano karami yung in-offer mo sa Kanya. Ang tinitignan ng Panginoon, hindi kung gaano kaganda yung pag-o-offer mo sa Kanya. Ang tinitignan pa rin ng Panginoon, kung gaano kawiling yung puso mo na in-offer itong worship nito para kayo. Amen po ba? Nakakasunod tayo? Tapikin mo sa balikat ang iyong katabi. Sabi mo sa Kanya, kapatid. Kahit minsan, hindi ka na-appreciate ng tao sa pagsamba mo. Huwag kang mag-alala. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, nalulugod ang Diyos. Amen po ba? Palampakan natin si Yahweh. Alam niyo, nung minsan sa ating pong paglilingkod, maraming mapupuna talaga ang mga tao. Kasi hindi naman tayo pare-pareho talaga. Hindi rin tayo pare-pareho ng pag-iisip, hindi tayo pare-pareho ng lagay ng pananampalataya. Pero ang mahalaga, mga kapatid ko at magulang, ginagawa natin ito para sa Panginoon. And nandun yung sincerity sa ating mga puso na talagang ginagawa natin ito para sa Diyos. Amen po ba? And in the end, si Lord naman din ang magbabalik sa atin po. Si Lord pa rin ang magka-qualify sa bawat isa po sa atin. Ito po tayo magtatapos. Ayan. Lastly, ano, bago po yun, sabi sa 1 Chronicles
Since I know, O my God, that you try the heart and the light in uprightness, I, in the integrity of my heart, have willingly offered all these things. So now with joy, I have seen your people who are present here make their offerings willingly to you. Nagpuso sa Tagalog, alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matutuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na naririto ngayon. Ulitin po natin ano, nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob. Buong puso at may kagalakang pagkakaloob. So ibig sabihin, ito yung nais ng Panginoon na mangyari din sa atin. Na tayo kapag tayo ay maghahandog, na kapag tayo ay mag-worship, buong puso at may kagalakan. Amen po ba? Hindi yung parang binagsakan ng langit at lupa. Mag-offer ka kay Lord, gano'n ang itsura mo kapatid. Ayusin naman natin. Amen po ba? Nakatawa ka si Brother Erwin kanina, no? Kapag mag-serve ka kay Lord, dapat formal, yan, dapat maganda. No? Which is true, my dear brothers and sisters. Which is true. Bakit? Kasi ito yung gusto ni Lord. Yung pleasing, hindi lang sa kanyang paningin. Maging sa paningin din ng kapwa mo. Bakit? Yung pagpapasalamat mo na yun, which is an act of worship sa ating pong Panginoon, nabe-bless ang iyong kapwa. Amen po ba? Kapag natutuwa ang Diyos sa iyo, magiging instrumento ka ng blessing sa iyong kapwa. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. When it comes to worship, a rightful and sincere worship will surely help in transforming us. Kung sa pagsamba na ating pong ginagawa, ito'y tama at karapat-dapat sa Panginoon at nalulugod ang Diyos, makakatulong ito para mag-transform tayo. Kapatid, hindi pwede yung sa pagsamba mo sa Panginoon, walang nagbabago sa buhay mo. Sa pagsamba mo sa Panginoon, sa pagsamba natin sa Panginoon, dapat may nagbabago sa atin. Amen po ba? Dapat may nagbabago sa atin. Hindi yung nung una balat si buhay ka, hanggang ngayon balat si buhay ka pa din. Hello? Nakakasunod po tayo? So bilang mga lingkod ng ating pong Panginoon, ano, nandoon po ang pagtutuwid ng Panginoon. We should be sensitive sa mga ganyang bagay. Dapat alam natin kung kailan tayong itinutuwid ng Panginoon. At kapag tinutuwid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng experiences, mga bagay na i-encounter natin, kapatid, ang magandang approach, tanggapin at pasalamatan natin ng Panginoon. Hello? Tanggapin at pasalamatan natin ng Panginoon. Ang nagiging pagkukulang kasi natin minsan, we try to defend ourselves. Kapatid, you cannot defend yourselves mula sa pagtuturo ng Panginoon. Bakit? Kaya itinuturo sa iyo ng Diyos yan. Kasi ang gusto ng Diyos, maging karapat-dapat ka kapag nagsumasamba ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya tayo itinutuwid ng Panginoon kasi ang gusto niya kapag mag-o-offer tayo, yung karapat-dapat na offering. Hello? Nakakasunod po tayo. Gising pa po ba kayo? Ayan. So sabi sa verse 2, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen po ba? Nakakasunod po tayo? So sabi po, no? Ni Ryan Brown, ayan. True worship will always produce a change in the heart of the worshiper, causing a greater desire to love and obey the God we worship. Napakaganda po nito, no? So sabi nga ni Ryan Brown, true worship will always produce a change in the heart of a worshiper. Kapatid, kapag sa pagsamba na yung ginagawa ay walang nagbabago sa buhay mo, maaaring mali yung uri ng pagsambang ginagawa mo or mali ang intention mo sa pagsamba. Hello. Hello po. Kising pa po ba kayo? And true worship will always include transformation. Change. Pagbabago. Amen po ba? Harap ko sa katabi mo, sabi mo sa kanya, change. Pagbabago. Sabihin mo sa kanya, sa ating pagsamba, karapat lang na binabago tayo ng Panginoon. Amen po ba? Yan. So, true worship is our response to the love
of the Father's heart. God has given us every blessing that we needed. Kahit minsan hindi natin hingin, dumadating ang pagpapala sa atin. Bakit? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. Sa grasya ng Panginoon, kaya natin tinatanggap yan. And so itong worship na atin pong ginagawa, this is an act as a response. Ito yung tugon natin sa pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? So bago tayo matapos, kilala niyo si Darlene Sheep? Yes. So mga worshipers, kilala niyo yan. Napakaganda ng sinabi ni Darlene Sheep. Ano? So hayaan niyo pong i-share ko din sa inyo. Worship is more than singing. Worship is more than singing beautiful songs in church on a Sunday. It is more than instruments and music. As a true worshiper, your heart will love to worship Him at all times, in all ways, and with all your life. Higit sa ano pa mang bagay, kapatid. Ang totoong pagsamba sa Panginoon. Higit sa ano pa mang bagay, higit sa mga awitin, higit sa mga musika. Ang isang tunay na worshiper ni Lord, ang isang tunay na sumasamba sa Panginoon, he longs to worship the Lord at all times. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So, ibig sabihin kapatid, bawat pagkakataon ng ating buhay, hinahanap natin na masamba ang ating Panginoon, na mapaglingkuran siya, na magamit ang ating buhay para sa Kanya. Kasi ang lahat ng nakikipag-isa kay Kristo, namatay na tayo sa ating mga sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Amen po ba? O, harap ka sa katabi mo, sabi mo sa Kanya, kaya naman, ang dapat nakikita sa atin, hindi na tayo. Si Kristo na. Amen po ba? Lakpakan natin si Yahweh at siya. Kapatid, wala tayong karapatang tawaging worshiper tayo ng ating pong Panginoon kung hindi nagbabago ang ating mga ugali. Wala tayong karapatang tawagin tayong worshiper ni Lord kung hanggang sa ngayon, negatibo pa rin tayo mag-isip. Wala tayong karapatang tawagin worshiper ni Lord at hindi nagiging karapat dapat yung worship na ating pong ginagawa kung ang nais natin, maitaas ang ating sarili at hindi ang Panginoon. We should always aim to glorify the name of the Lord. Amen po ba? At ang pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, hindi po natatapos every Mass. Hindi rin po natatapos every Tuesday, Friday, and Sunday fellowship natin. Ang pagsamba sa ating pong Panginoon, bawat pagkakataon ng ating mga buhay. Amen po ba? Kahit hanggang sa pag-uwi natin, kahit saan man tayo magpunta, yung act na ating ginagawa, yung mga bagay na ginagawa natin, maganda, nare-recognize na si Lord ang kumikilos sa pamamagitan natin. Amen po ba? Magsitayo po tayong lahat, mga kapatid. Patuloy po tayong magninilay, mga kapatid at magulang. Bilang mga lingkod ng Panginoon, ano? Magandang may remind natin ang ating mga sarili that when we go out, saan man tayo mapunta, sino man yung ating makasalamuha, nawa ang maging layunin natin, ma-recognize nila ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pamamagitan natin, ma-recognize nila ang mabuti ang Diyos at maniwala at sumampalataya ng sila. Let us close our eyes, my dear brothers and sisters. Sa pamamagitan po ng awitin na ito, ano? Pagnilayan natin, kung tunay nga ba yung ginagawa nating pagsamba? Kung nagiging karapat-dapat ba yung pagsambang ginagawa natin sa Kanya? Kung lahat ba ng offering natin kay Lord, kinalulutan niya? Ikaw ay aking sasurihin.
ang Diyos pa rin ang nagiging dahilan kung bakit nakakapag-alay tayo. Amen. Ginagawa niya tayong karapat-dapat. Hindi dahil sa ating talento, hindi dahil sa ating kakayahan, hindi rin dahil sa sarili nating mga lakas, kundi dahil sa biyaya pa rin ng Panginoon. We are able to serve Him in different ways dahil sa Kanyang biyaya tayo. Kaya naman nawa, sa mga pagkakataon na tayo mag-aalay sa Panginoon, maghandog tayo ng buong puso, bukal sa ating mga kalooban, maghandog tayo ng the best. Gawin natin ang pinaka-the best. It will surely help us with your brothers and sisters to improve sa mga bagay na ating ginagawa. Patuloy na lumago sa ating pananampalataya. At hindi lang yun. Mabuhay na may kagalakan. Mabuhay na araw-araw inspired ng Panginoon. Let us pray, my dear brothers and sisters. Makapangyarihang Diyos, aming amang nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil alam po namin na sa mga pagkakataon na kami ay nagpupuri, sumasamba sa iyo. Sa bawat bagay namin pong ginagawa para sa iyo, Panginoon, nagiging karapat dapat ito na handog dahil sa biyaya. Thank you so much, Lord, sa paggabay sa amin. Salamat sa pagtuturo sa amin, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala sa amin. Na bilang mga worshipers mo, Lord, mahalagang maging malinis kami sa harapan mo. And we pray, Lord, na nawa sa amin pong buhay, paglilingkod at pananampalataya, huwag ka nawang magsawang turuan kami, Panginoon. Huwag ka nawang magsawa na ituwid ang bawat isa sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy po pong i-extend ang iyong biyaya at habag. Dalangin namin amang Diyos na nawa sa lahat ng amin pong mga kahilingan at pangangailangan, ikaw po ang siyang kumatagpo. At nawa, Lord, huwag mong hayaan na ang mga pagkukulang namin na ito, ang mga kakulangan sa aming mga buhay, ang maging hadlang para masamba ka namin. Tulungan mo kami, Panginoon, pagkalooban kami ng karunungan sa araw-araw. Pagkalooban mo kami ng gift ng discernment, Lord, kung paano ka namin mapaglilingkuran ayon sa iyong kalooban. Tinataas din namin sa iyo sa gabing ito, Panginoon, lahat ng aming mga kinakailangan, lahat ng aming kahilingan, all of our personal prayers, Lord. Naniniwala po kami na sa mga oras na ito, dinidinig mo ang mga panalangin na ito. Nagdalangin po namin na sa amin pong pag-uwi, patuloy kaming samahan, ingatan, gabayan at pagpalain. Ito ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So see you on Sunday, my dear brothers and sisters. And by the way, this coming Sunday ay ang Lenten Recollection po, ano, dito sa Fatima. So, yun na po ang pinakamagiging gawain natin. At nawa, magkita-kita pa rin po tayo, no? And after the Lenten Recollection, ay magkakaroon po din ng confession. So, let us grab this opportunity para bago dumating ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon, tunay po maging karapat-dapat tayo. Amen? So, God bless us all and let us give thanks with a grateful heart.